Listen mo, palaguin mo. Kamusta muli mga kaibigan? Welcome to Peaceabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ito po ang inyong lingkod, Francisco Golayco. Last week, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ating mga anak na sarili nilang bank account. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, savings is the first expense that buys your future. Kung nais nating simulan na ang pagiging aware ng ating mga anak tungkol sa konsepto ng wealth building, we need to emphasize that they need to protect their savings. This is where bank accounts come in. And having a bank account is an important milestone in a kid's financial journey. More than just protection, bank accounts give kids a sense of pride and ownership, as well as act as a stepping stone to other financial investments. Yan ang paksa natin ngayong linggong ito, ang tungkol sa pag-i-invest ng mga naipon ng ating mga anak. Marami sa ating mga magulang na nag-aakala na sapat na para sa kanilang mga anak ang pagkakaroon ng savings account. After all, isn't investing risky, complicated, and just for grown-ups? But if we want our kids to take advantage of the time they have, we need to put them on the wealth track earlier. And what better way to put them there than to get them into investing? Investing for kids? Ano-ano ba ang mga suitable investments na pwede nilang pasukan? And how will they go about it? How can we as parents guide them in protecting and growing their investments? Yan at marami pang mga katanungan ang tatalakayan natin. Golayco Foundation for Education Executive Director Armand Benko will once again be with you for the topic today. Let's watch him. Welcome back to Peaceabilities. I'm Armand Benko of the Golayco Foundation. There are 5 activities when you want to manage your personal finances. Miski na dun sa mga tinuturuan natin mga anak natin, mga bata, these 5 activities kailangan mapaalala sa kanila. Na-discuss na natin in our previous episodes, discussion on earning, planning, saving, spending, and for today, investing. So, what is investing? Maging para sa mga bata o para sa inyo mga adults, let me define investing. Investing is a commitment to use money because you are only expecting to make more money based on a long-term goal. So, kung kayo ay ayaw nyo yung definition na yan, halimbawa, sabi nyo, bakit ako expecting lang, gusto ko sigurado, then hindi investing ang dapat yung pasukin, kundi safekeeping lang. Tapos binanggit din natin, based on a long-term goal, so kung yung pera nyo o yung anak nyo ay merong konting ipon at gusto nyo kagad magastos in less than 6 months or even in 1 year's time, safekeeping lang ang pwede nyong gawin, hindi pa investing. So there are 2 kinds of investment. Ownership investment or yung tinatawag natin buy type of investment, tsaka yung lend type of investment. Ano ang pinagkaiba? Yung ownership or buy type of investment, meron tayong binibili. Walang regular na perang dumarating sa atin habang tayo ang may-ari nung binili na bagay na ating kinuha. You make or lose money when you sell what you bought. Yung kikitain mo, hindi guaranteed, hindi fixed, hindi mo rin ma-insure. Mataas ang risk, pero malaki rin naman ang chance para lumago ang iyong pera. Ang mga example dyan, yung mga na-discuss na sa ating previous episodes, mutual funds, stock market, or even getting into business. Miski na yung mga small business na inumpisahan ng mga anak natin, buy type of investment. Ang lend type of investment, may pinahiraman tayo ng pera. Ang kaya natin ginagawa yan, gusto natin merong regular na pera na dumarating sa atin dahil binabayaran o binabalik unti-unti yung hiniram sa ating pera. Dahil nagpahiram tayo ng pera, yung ibabalik din sa atin katumbas nung pinahiram natin. Pero habang binabalik o binabayaran o hinihintay nating mabalik yung kabuuan, we are getting a benefit.
that benefit is called an interest. Ang mga example dyan, yung mga bank accounts, yung pagminsan na-discuss natin dito na government securities or corporate bonds. Yung mga yan ay example ng lend type of investment. Ang lend type of investment, mababa ang risk, mababa rin ang return. Sa buy investment, mataas ang return, mataas din naman ang risk. So, ano ang pipiliin nyo? Kayo ba papasok sa lend type or sa buy type of investments? Simple lang ang magiging batayan. Kailan nyo gagamitin yung pera na inyong nilaan for investments? Kapag yung pera nyo ay gagamitin nyo 2 years or less, ilalagay nyo yan sa lend type of investments. Kapag yung pera naman ay gagamitin nyo 3 years or after 5 years or after 10 years, yung tinatawag nating long term na, papasok niyan sa ownership or buy type of investments. Remember, ang investment nagiging maganda hindi dahil kung ano yung investment. Nagiging maganda ang investment dahil sa napakinabangan nyo yung exercise of putting out money and getting back the money. There are 3-4 situations na pwedeng mangyari kapag kinukuha nyo na ulit yung investment nyo. Doon sa 4 na yon, isa lang ang gusto natin, maging bata tayo o matanda tayo. Yung isa doon sa 4 na gusto natin, eh yung nilabas nating pera, kapag kinuha na natin ulit, mas mataas compared doon sa amount na nilabas natin. Yung another situation na pwedeng mangyari, yung nilabas nating pera, nung bumalik, pareho lang. Walang paglago, walang kinita. Ayaw natin yan. Meron naman yung paglabas ng pera, pagbalik, mas maliit na compared doon sa original amount na lumabas sa ating bulsa. Ayaw din natin lalo yan. Ang pinakaayaw natin, naglabas tayo ng pera, wala nang bumalik. Kahit piso doon sa nilabas natin. Yan ang pinakaayaw na ayaw nating mangyari when we get into investments. It is very important that you know why you are investing. Para saan ba ang pera? Doon sa mga matatanda, pinapaalala natin yung purpose, target, timeline. Pero yung mga anak nyo, what do they usually save, aim, or invest for? Nandiyan ang mga laruan, nandiyan ang mga gadgets, nandiyan ang mga pananamit na kung ano man yung uso o sila lang ang nakakasakay doon sa kung ano ang mga usong damit ngayon at tayo ayaw na natin, ayaw naman nating paggastusan, sila na sa sarili na nilang pera ang ginagamit nila para doon. Or mga lakad nila habang tumatanda na, pinapayagan na nating lumabas sa mga bata, meron na sila mga sariling lakad. Yan ang mga pinaggagastusan at dapat pinaghahandaan ng mga bata. Why should you encourage your kids to get into investments? After earning, planning, saving, spending, get them into investments. Kapag sila pumasok kagad sa investments, makikita nila hindi lang pala pang spending ang pera. Hindi lang din saving. Pag minsan nga ayaw pa nila yung saving. Get them into investments and experience na pwede palang madagdagan ang pera nila na hindi galing sa kanilang kamag-anak, magulang o kapatid, galing sa ibang tao, ibang institution like a bank or a mutual fund company or an investment house. They get to be smarter and wiser. It also teaches them the concept of patience. Na hindi kaagad na pag mahawak nila ang pera, dapat gastusan o gagamitin na nila. They can only spend when they have made their money grow. Ulitin ko, patience. Teach them the virtue of patience by waiting for their money to grow. Kung naalala nyo yung mga uses of saving natin, save to use, save to keep, save to share, yung save to keep, para doon sa pangmalakihan at pangmatagalan, hayaan mo nang kumita o lumago ang kanilang saving saka gastusan. These 5 activities are all equally important. Huwag nyong iisipin na it's too early to open a bank account, to save, or teach them about investments. Sa ating pagbabalik, ano ba ang magandang pasukin na investment? Yung anak ko 7 years old, 10 years old, 12, 15. For all you know, they are in the perfect time, perfect age, great age, to get and start investments.
Huwag po kayong aalis, babalik muli ang Peaceability. Piso mo, palaguin mo. How to get started in a mutual fund? Well, you have to visit the mutual fund company. How to get started with a UITF investment account? You have to visit the bank. Okay? You have to visit the bank para...